Glena, ang batang vlogger yun, Talmintor, Nan, Mandin. So yun mga kachong at mga kachang, ang gagawin natin sa video ito ay pag-aani ng mani. Kung naalala nyo nung isang araw, nag-aani na rin tayo ng mais, hindi tayo mag-aani ng mani. Yun yung ating pag-aanihan, yung sa likod na yun. At makakasama nga pala natin ngayon mga kachong at mga kachang ay si Brianna Maria at si Shaira. Hi! Hi! Yan mga kachong at mga kachang, napaka-energy naman nila. Hindi natin patagalin, let's go na! A few moments later. So yun mga kachong at mga kachang, nandito na tayo sa manian. Yan mga kachong at mga kachang, at tingnan nyo naman sila, nag-aani na sila at hinaharvest na nila itong mga mani. At tingnan natin si Lolo na nag-aani ng mani. Tara mga kachong at mga kachang. Mga kachong at mga kachang, nag-aani si, nagpipita si Lolo ng mani. Lolo, tiyulaan. Tiyo na lang daw mga kachong at mga kachang. Sige po, tiyo. Ayan mga kachong at mga kachang yun. Ako kay Lolo na agad. Laman mga kachong at mga kachang ng mais, oh. What? Nang mani pala. Yan mga kachong at mga kachang, ang laman ng mani. Wow! Yan mga kachong at mga kachang, bubunot na tayo ng mani. Ah, bakit po walang laman? Ay, may sabaw naman yan. May sabaw. Tingnan nyo po. Yan mga kachong at mga kachang, nakakuha tayo ng mani. Kanina ay hindi, ngayon ay nalaman na natin ang pagputi ng mani. At yung pala ay kinakapitan yung mismong may mga pabibi kasi ayun yung pinakang puno niya. At lagay na natin doon sa kanilang mga lagayan. Hindi pala, timbunan lang pala to. So yun mga kachong at mga kachang, pupunta tayo doon at ipapakita namin sa inyo ang mas marami pang pag-harvest. Bakit po ang gaganda ng mani at walang filterize? Wala po. Pataba.
ay napakaganda mga kasyok at mga kasyang kasi walang mga halong pampataba na mga tulad ng mga ini-spray kasi nakakasama din yung mga kasyok at mga kasyang sa kalusugan natin kaya napakaganda pala ng kanilang mga tanim at napaka malulusog. At mga kasyok at mga kasyang nakapagtapos din ang apat na anak si Tia Mila at si Tio Pandot. Sila po yung mag-asawa si Tio Pandot at si Tia Mila. Nakapagtapos po sila ng apat na anak dahil lang sa kanilang hanap buhay na pagtatanim. Kaya gayahin natin sila mga kasyok at mga kasyang. Kaya nga dito mga kasyok at mga kasyang sa probinsya, pag masipag ka, di ka maghihirap at di ka magugutom dahil masipag ka nga mga kasyok at mga kasyang. Nandito naman tayo ngayon mga kasyok at mga kasyang sa mga nabunot na nilang mga mani at dito naman nila tinambak at yung iba ay nandun pa rin sa mga nakakalat sa lukaing ito at hindi pa rin nila nilalagay dito lahat. At tingnan nyo naman mga kasyok at mga kasyang, napakarami! Ayun mga kasyong at mga kasyang, napakarami nga ng kanilang mga naani dahil itong lahat yata ng kalupaan. Tama po ba lahat po itong kalupaan? Oo nga mga kasyong at mga kasyang, itong lahat ng kalupaan ay tinaniman ng mani. At napakaganda mga kasyong at mga kasyang kasi kitang-kita naman natin na ang lalaki na ng butil nila at ipag-aani na talaga at tikman nga natin hindi ko tumigim. Ay pwede mga kasyong at mga kasyang, napakabait talaga nila mga kasyong at mga kasyang. Yan. Babalitan natin mga kasyong at mga kasyang, hilaw pa itong mga kasyong at mga kasyang kasi wala nga tayong lutuan. At hindi natin ito pwedeng lutuin mag-isa. Mga kasyong at mga kasyang, yan siya, puti. Parang mani din siya kaso medyo may lasa-lasa siyang matubig dahil ano siya, fresh na fresh nga. Napakasarap mga kasyong at mga kasyang, tama-tama. Dahil mga hindi pa siya naluluto ay masarap din siya. Nahihirapan mga kasyong at kasyang magbalat si Brianna. Ayun mga kasyong at mga kasyang, magulang na daw kaya mahirap magbalat. Yan. Lamlamin mo ang lasa, Brianna. Anong lasa, Brianna? Masarap. Oo, masarap mga kasyong at mga kasyang. So yan mga kasyong at mga kasyang, maghihimay tayo ng mani at itatry natin kung ano bang pakiramdam pag naghihimay ng mani. Yung mga kasyong at mga kasyang, napakadali. Kasi gagantihin lang natin siya, kakapitin natin sa puno at kukunin natin mani. Ganun. Tapos pwede natin dakutin. Para iuwi sa bahay. Joke lang mga kasyong at kasyang. Naglalagpakan mga kasyong at kasyang, pero sisimutin natin yan. Yan mga kasyong kasyang, ganyan lang kadali mag-imay. Ayan mga kasyong at mga kasyang, uuwi na tayo ngayon dahil wala na tayong gagawin dito dahil naki-vlog-vlog lang naman tayo mga kasyong at mga kasyang at hihingi tayo ng palaga dahil itong pakita din namin sa inyo ang paglalaga nito at ang pagkain siyempre. So ayan mga kasyong at mga kasyang, bukas tayo naman ng mali at ito naibigay nga pala ni Chamila yung ating pinakarbisan at bubasan natin at lulutuin natin mga kasyong at mga kasyang. Ganito lang mga kasyong kasyang, bukas ng mali. Kasi madumi siya mga kasyong at kasyang, kaya kailangan natin ilipin kasyang nasa lupa. So yun mga kasyang at mga kasyang, itataktak na natin yung tubig dahil ang dumi niya oh. At babanlawan uli natin siya. Kaya taktak na natin mga kasyang at kasyang, kitang-kitang kulay brown niya. So yun mga kasyang at mga kasyang, tingnan niyo naman oh, malinis na siya at lalagayin na natin. At ang gagawin naman natin ay maghanap ng kahoy. Dito yung mga palapa-palapa, kaya yon kinukuha lang namin. Napakadaling magkuha ng kahoy. Later. So yun mga kasyong at mga kasyang, naluto na yung ating mani at marami yun mga kasyong at kasyang.
yung iba ay pinasok na namin sa loob. Yung kalahati, syempre, ang dami din namin sa bahay. Syempre, mga katulin din dapat yun. At ito ay, ito yung kakainin namin mga katsong at mga katsang. Napakarami niya yan. At salamat nga pala doon sa may-ari ng Maisan at Manian. Dahil pinayagan kaming humingi sa kanila ng mani. At pinaunlakan tayo mag-video sa kanilang manian. Kaya huwag niyo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe. And hit the notification bell para lang kayo updated sa panibagong nating videos. Bye-bye!